What's up mga kaulo, magandang araw po sa inyong lahat kung nasan man po kayo. At sana po ay ligtas kayo. So inaabangan mo ba yung Unga Part 2? So tamang-tama daan mo sa channel ko kaulo. Just click subscribe button and hit notification bell bago natin simulan para updated ka lagi sa mga darating pa. So pag-usapan natin to. Yeah! Yo, welcome back mga kaulo. So ngayong araw nga po lumabas ang diss track ng Salbakuta para kay Kial na may pinamagatang Unga Part 2. So last time napakinggan natin yung Unga by Charlie Mac. But right now medyo ano to, classic to, at medyo meron silang ginawang palaman dito for sure. At pakinggan po natin itong Unga Part 2. So this one ay inaalay nila sa mga Unga Natics, okay? Yun lang po ang tawag nila dun sa mga sumusuporta dun sa tao. Okay? Ito po ay paghimay lamang, wala pong bias. Kung sino man po ang magre-react, ginagalang ko po yan. But pakinggan natin to, pag-usapan natin, review natin yung song sa dulo, alright? So, better listen for this one, guys, okay? Yeah! Tangamaka, sobrang sarcastic. Tangina mo, tangina nyo, mga Unga Natics. Gumalag na, pagkabangga, tangina kaya na'y matik. Makakas ka lang, mayabang ka lang, pero wala kang atik. Unga po, tangina mo kasing pangit na mukha mo. Yung disbak mo, sa halip na bumigat, pinalamya mo, pinaya mo sarili mo. Uy, Unga na piligan sa lagi ka nagmamata. Ang sabit sa mod na mukhang tanga kasi uto-uto ka lang. Unga, batrip. So this one, no, mga kaulo, this one is mad killa. So yun nga, this one is for Unga, for Kial. So sinabi niya kaagad dito, Unga, kasi pangit mo yung ginawa mong kanta. So yun lagi ang ginagawang reference or pang diin kay Kial or kay Unga, no, yung itsura, yung mata, kamukha daw niya Rene Requestas, yung mga ganun ba ni Unga. So madkila tong unang bumabanat, mga chong, ha. Nabanggit din yung Vista, yung ginawa siyang tanga daw di umano ni Korte Supremo, okay? Alam niyong lahat yan. Sa'yo tinatawag buwa. Hindi mo lang matanggap, talagang binaong ka ni Charlie Mac. Sinasinta ka ni Charlie Mac na minamahina mo. Bigla na buwing malaking mata mo, nakasing laki ng kwago. Ooh, yeah. So nabanggit ni Magkila rito yung nangyaring diss track or beef ni Charlie Mac at ni Kial, no? Yung batuan ng Unga at saka yung Unggoy. And para sa paghihimay ko noon, at alam nating lahat mas mabigat yung ginawa ni Charlie Mac noon, nagtatak yung Unga Part 1 kumpara dun sa Unggoy. Alright, but ang props doon kay Kial, at least sumagot si Kial doon. Yun yung number one din sa akin, at least nasagot niya yun, no? Pero malakas kasi yung Unga na yun, eh, kay Charlie Mac. And chorus pa lang, everybody will remember your name, Unga. So, madaling tandaan ng tao. Nagmarka yun sa tao, no? At alam kong nasa isip mo rin yan, no? So, yun po, yun ang kinaibahan, no? Na, kinaibahan ng factor nung ano nila, Unggoy tsaka Unga. Unga lawang my ghost fighter. Nalasan ka kay Charlie Mac, malayo Jin Ghost Fighter. Para keep ang skis, nalayo sa issue. Dead out of nowhere kayo to the rescue. Para si tulo, maawag ka sa issue. Pinadivert ang issue. Kayo takatugis, sabi mamalilis. Madadis sa pera, tsaka kayo mabilis. Imbis na itama, sumalipan sa dish. Mga butragis, so alam na di. Mga Unga Natics, magsiluhod. Andito na iyong sinasamba. Walang iba kundi si Bobong Unga, Unga. Hoy Unga, tanga maka. Sobra mong sarcastic. So yan po yung chorus, no? So minumura si Kial. So nag-ababaka vocal si Jyoti, no? Naririnig ko rin sa may ano, eh, sa chorus. Hindi ko alam kung parang si Charlie Mac yung nagko-chorus, eh. So yung verse na yun kay Magkila, no? Ngayon ko palang ito pakinggan ng buo, mga kaulo. So sinasabi rito ni Magkila, no, sa verse yan na to, na yun nga, yung pagkakaiba nila ni Charlie Mac, no? Balik lang natin ng konti, ha. Lumaog ka sa issue, pinadivert ang issue. Kayo takatugis, sabi mamalilis. Madadis sa pera, tsaka kayo mabilis. Imbis na itama, sumalipan sa dish. Mga butragis, so alam na di. Mga Unga Natics, magsiluhod. Nandito na iyong sinasamba. Walang iba kundi si Bobong Unga, Unga. Hoy Unga, tangamaka. So yun, no, binabanatan ni Magkila yung mga Unga Natics din, yung mga fans di umano ni Kial or taga-suporta. And dito sa verse ni Magkila, pinapakita niya rito na yung flow niya, no, yung speed rap niya na nagdo-double time. And style talaga ni Magkila yan, na talent ni Magkila yan. Alam nating lahat yan. Nakikita niyo naman yung pag-tang twist, no? Diss track, no, na may pag-tang twist. Si Magkila po yung bumabanat. Hindi ko alam kung babanat silang tatlo rito, hindi ko pa alam, eh. Pero yan po yung aabangan natin dito sa kabuuan ng kanta na to. Tuloy natin. So yung chorus, ibang-iba rin sa una. Yung Unga is flat lang pero catchy.
Ito medyo technical eh, medyo may mga singit, may mga backup vocals. So, pakinggan natin. Tunggal mong sarcastic, tangina mo, tangina nyo, mga onganatis. Mabalad lang, pagbabangga, tangina kaya na'y matik. Matakas ka lang, mayabang ka lang, pero wala kang ari. Walang ba... Yeah, so matapang ka lang, mayabang ka lang, pero wala kang ari. So yung chorus, binanatan si Iyal at yung mga onganatis na mga fans. Alright, so narinig nyo naman yung mura, di ba? And alam natin, kanya-kanyang manok yan, kanya-kanyang suporta. So hindi natin masisisi yung mga tao. Mga kaulo, ito po ay pagre-review lang po ha. Hindi ako kumikiling sa 187, hindi ako kumikiling sa Donggalo. Don't get me wrong, okay? Huwag tayong mongoloid, pakinggan natin maigi, okay? Pwedeng ang kawawang unga. Kung sa bagay-bagay naman sa'yo, tunog pang kuweba. Ilaw beses ka mag-drum si Charlie Mac, talagang tubata. Patay ka na, di ka pating kilala. Yun ang hindi mo matanggap sa crack. Wak pa duy o beat, pano bugok basura. Yan ang linyahan ng mga galit sa Salvacuta. Galit kayo sa review pag real talk ang mga punto. Matalino mga tao, wag nyo silang gawing bobong tulad nyo, di ba? See, sinabi ni Magkila. Galit kayo sa mga reactionist kapag totoo yung sinasabi. Pero kapag kayong nasa panig din nyo, sabihin niyo okay, hindi bias. Dapat kasi mga chong, kung mga makikinig tayo or magko-comment tayo, yung balance lang din. Yung ginagawa namin pag-react na to, syempre napapanood rin to ng mga artist, no? So syempre, kung ano yung sinasabi natin, pinapanindigan natin yun, kung ano yung sinabi nila sa lyrics. Okay? So hindi tayo bias dito. So kung ginajudge yung bias kami or hindi kami patas, eh nasa inyo na yon. May problema kayo, hindi kami, okay? Sali si Uncle K, eh sa rap game. Ikaw unga, kasali ka ba? Hindi! Goddamn! Pati! Woo! So, extra na naman si Uncle K S dito, narinig ko yung goddamn! Sinasabi kasi na ni Kiyal na hindi raw kasali si Uncle K S dun sa mga diss track niya, no? Na hindi kasali dun sa rap game. Eh sinasabi ni Magkila, bakit kasali ka ba? Sumama, sama ka dun sa May Sige Ka Hall. Eh, hindi naman siya tinitira ng Salvacuta. So patas lang, no, yung storya, nakikita nyo, nakakasunod kayo. Kung talagang nakikinig kayo ng mga diss track o sinusundan nyo. Uncle KS, pinapatulan mo. Uncle KS, just playing, siniseryoso mo. Sa risto ni KS, ikay asar talo. Si Uncle KS, mas may utak pa kesa sa'yo. Buti inamin mo na hindi ka sikat. Panay banat sa Salvacuta para sumikat. Koyunga, tagamaka, sobra mong sarcastic. Tangina mo, tangina nyo, mga onganatis. Bumalad lang, pagbabangga, tangina kaya na'y matik. Matakas ka lang, mayabang ka lang, pero wala kang arit. Koyunga, tagamaka, sobra mong sarcastic. Tangina mo, tangina nyo. So yun po, no, yung chorus po, no, yung nilalaman ng chorus. Ano eh, may mga mura nga. And sarcastic nga raw yung ano ni ano ni Kiyal yung style, no? Kasi nga may mga paawa effect or may mga ganyan-ganyan, may mga sinasabi si Kiyal dun sa mga diss track niya. And syempre may mga sinasabi siguro yung mga unganatics na sinasabi nila na sumusuporta kay Kiyal. Syempre nababasa ng Salvacuten or nababasa ng mga tao yan. And alam niyo naman ngayon, sobrang powerful. Even sa channel ko may mga nagsasagupaan, 187, Donggalo fans, Kiyal fans, or kay Charlie Mac fans. So hinahayaan lang natin, syempre batuhan ng idea yan. So, nalalaman kasi ng mga rapper yan, sino talaga yung mga taga-suporta. So, yun po yung ibig sabihin nila dito. Ang ganatis, bumalad lang, pagbabangga, takay na kaya na'y matik. Matakas ka lang, mayawa ka lang, pero wala kang arit. Pag pinagdikit ang Charlie Mac at si Unga, sino kilala ng tao, Charlie Mac, diba? Putakay na mo, Unga, di kayo tagapagtanggol. Well, reality check, no? Talagang mas kilala si Charlie Mac. Because Charlie Mac is Salvacuta nga po, nasa baluarte yan ni Kuya Drew. Si Charlie Mac, Madkila and Vendetta before, ay lumabas na po yan sa pelikula, Stupid Love at iba pang mga show ni Kuya Drew. Show sa TV, guesting, syempre bukod pa rin yung mga mall tour, mall shows, mga out of town. And even siguro sa ibang bansa meron. Alright, so ngayon nga si Jyoti na yung kasama nila, syempre mas marami ding mga guesting. And alam naman natin gaano ka powerful at gaano kasikat si Kuya Drew. Kapag kinalatkad na yung pangalan mo, din paniguradong nasa top ka. And si Kiel, syempre, meron silang sariling movement, kanya-kanyang diskarte, although sumikat din naman sila sa parting norte and halos sa buong ano lang din naman sa Pilipinas, nakilala rin naman sila. Pero iba pa rin yung, ano eh, meron kang celebrity na
kasama. Siyempre, iba yung hatak nun. Which is, tanggap naman natin lahat yan. And yan po yung reality. Alright? Mas kilala si Charlie Mack talaga. Sa ginagawa nyo, tagasulsol. Niluluto mong mabilis na dish ay puro mintis. Mga dispak mong hinain kay agang napanis. Pasalamat ka pa nga sa amin, naging instant sikat ka. Kaso masumikat ka sa pangalan mong Bunga. Well, dun sa part na yun, pasalamat ka nga sa amin at sumikat ka dahil sa amin. Sabi ni Imad Kila ng Salbakuta. Well, totoo po yan, no? Siyempre dahil sa diss track na to, sa million views ba naman o sa dami ng tao na nanonood gumagamit ng YouTube sa araw-araw o sa oras bawat minuto. Sisikat ka talaga, lalo na kung napangalanan ka ng Unga. Kung hindi siya kilalang Kiel siguro before, magiging curious yung tao, sino si Unga? Then makikilala, marirelate doon sa pangalang Kiel, 187. So, as in, sumikat talaga. Lumaganap yung Unga. Maraming mga nagtatanong nga din sa akin, ano yung Unga? So, alam naman nila yung pelikula na Starsan dati kung sino si Unga ron. Okay? So, malangit na wa. So, yun po yun, ha? Sumikat siya dahil sa Salbakuta, dahil sa pagtira ng Salbakuta. Base yun sa lyrics, mga chong, ha? Yes, mas malubit status mo kesa riba. Puro ayos at sa ebi mga dalawang bila. Rugby boy sa ibe ninyo, lumabag ako mag-isa. Sa dami nyo, ni isa sa inyo, walang nagawa. Galit na galit kayo kay Charlie Mack. What the fuck? So sinabi ni Madkila, no, lumabag ako sa event ninyo, sa dami ninyo, mag-isa lang siya, wala silang nagawa. So ito yung sinasabi ni ano eh, ni Smuglas dun sa kanta niya na ano, Underdog sa part 1 ata to, na sinabi niya na pumanig siya ng stage tapos represent Salbakuta, then ando si Clutch B na parang binato ng sigarilyo. Yun yung story eh. Ngayon sinagot niya rito, lumapag siya sa event, then wala namang nagawa yung mga tao ron kahit mag-isa lang siya. So hindi natin alam kung ano yung totoo, but at least nakakasunod tayo sa istorya, okay? Yun ay basic kay Madkila. New info, ha? Ganito yung mga gusto kong distract. May mga bagong info na nai-relay ko sa inyo, mga kaulo. Nasa-share ko sa inyo. Atinuman movies, that's the fact. In fact, sa Takuta ay merong legacy. Ikaw Unga, pa-brainy, ugali classy. Yeah, oy Unga, tagamaka, sobra mong sarcastic. Tangina mo, tangina nyo. Well, dun sa word na legacy, no, Salbakuta merong legacy. Well, naniniwala ko dyan, ang Salbakuta matagal na rin to. Nung unang lumabas ang Salbakuta, naalala ko nung nandun pa ako sa Dunggalo Records, sa Rap 13. Nag-show yung, may show si Andrew in Rap 13, nandun ako, andun ang Salbakuta. Hindi pa sila Salbakuta noon, iba't ibang grupo pa na pinaghugutan bago sila naging Salbakuta. Well, to make the story short, galing sila sa iba't ibang grupo. So nandun ako, nag-show doon, kumanta bibiglan, nandun Sir Andrew, nandun din kami, guest, kumanta. So nakita ko sila doon sa Salbakuta, ang tagal na po noon, 90s pa yon. And to think, 2020 na ngayon, and hanggang ngayon bumabanat pa rin sila. Then hindi nyo maitatanggi yung legacy yan, no? And pag sinabi nga ang stupid love, alam nyo na kagad, Salbakuta. Walang hindi nakakilala, ultimo mga maliliit na bata. Tanggapin muna natin yung reality. Huwag tayong nakabase lang doon sa kung anong meron tayo nung nalalaman natin. Medyo research tayo, medyo kinig tayo ng ibang music, tanong-tanong tayo para mulat yung ating diwa, okay? So, legacy, Salbakuta. Yun ang sinabi ni Madkila dito. Pangaungga natin, bubulat lang, pagbabangga. Takin na kaya na'y matik. Makakas ka lang, mayaba ka lang, pero wala kang arit. Uyungga, tangamaka, sobra mong sarcastic. Tangina mo, tangina nyo, mangaungga natin. Bubulat lang, pagbabangga. Takin na kaya na'y matik. Makakas ka lang, mayaba ka lang, pero wala kang arit. Uyungga, tangamaka, sobra mong sarcastic. Tangina mo, tangina nyo, mangaungga natin. Bubulat lang, pagbabangga. Woo, yeah. So yan po yung Unga part 2 na inabangan natin. Napansin ko si Madkila yung kumanta, no, bumanat. And yung nagbo-vocals, nagba-background vocal sa chorus, I think si Jyoti yun, no? Or yung chorus si Charlie Mack. Parang ganun eh, iniba lang yung voice. So siguro abangan natin. Si Jyoti wala rito, no? Baka si Jyoti sa mga susunod pa, baka may part 3 to, Unga part 3. Then malamang meron kasi nauna na yung si Charlie Mack, then Madkila. Then of course, pang main event, main act si Sir Jyoti, okay? Malamang meron. So comment tayo in comparison. So yung unang Unga, binanatan ni Charlie Mack, tumatak yun sa maraming tao, no? Dahil nga yung chorus, very catchy and last song syndrome ka dun eh.
Then yung lyrics doon, flat na flat and solid din nga ibigay para kay Kial. So part 2 ng Unga, inabangan natin. Yung chorus nito, ibang-iba naman doon sa chorus ng part 1 kasi ito medyo technical na and may mga background vocals, medyo mabilis na. But although, madali pa rin namang pakinggan, tandaan. Kaya lang iba pa rin yung sa part 1 na madali, na maaalala ng tao agad. Pero yung masasabi ko naman kay Magkila dito, sobra naman siksik nung nung lyrics, ang lupet. Kasi nagdo-double time na ipapasok niya lahat ng info dun sa story niya para kay Kial. So diss track nga to, pero ang dami kong nalamang mga info. Kagaya nung sinabi niya kayo sa event na lumapag siya ng ganun, no? Tapos, yung mga niya pa kay Charlie Mac, no? Yung pagdepensa na ganito, ganyan. Tsaka yung sinabi niyang legacy, Salbakuta. Then, ako naniniwala ako doon. Then, I believe naman na ang tagal na din talaga nila, no? Hindi naman sila nabubura, hindi naman nawawala. So, yun. And, doon sa beat, ang ganda rin yung beat kasi may kalansing. Yun nga, medyo parang nadagdagan na nga. Boom bap na may trap, eh. Parang ganun, halo, eh. So, magaling yung pagkakadali, no? Pagkakatira. And, napakita na naman ni Madkila yung style niya na speed rap, double time. And, yun nga, may story. So, malupit. So, Unga part 2. And, sobrang natutuwa ako kasi sobrang binibigyan nila ng attention yung awit. Ganito yung mga awit na pang diss track talaga. Nung nakaraan, marami nag-react, no? Dun sa kanta nila kay Ace Pine. Actually, hindi yung kanta, eh. Parang kwentuhan nga lang yun, eh. Well, wag po nating sitahin yung Salbakuta ron. Siyempre, baka way lang nila yon para maipakita. Medyo gamit tayo ng isip or utak na siguro baka ginawa nila yun para ma-divert yung wala naman sa amin si Ace Pine, eh, kaya ito lang gagawin namin. Diba? Parang ganun lang yung mga kaulo, eh. Huwag natin masyadong seryosohin. Style nila yun, yun ang pamamaraan nila, strategy. Antayin natin sagot ni Ace Pine, okay? Yun po. So may share lang po ako sa inyo, ha. Dun po sa mga kapwa kong vlogger, nakita ko po kanina, eh. Habang inaantay ko yung Unga Part 2 naka-premiere, merong nag-upload, parehong-pareho nung thumbnail at parehong-pareho nung logo ng Salbakuta, yung cover ng Unga 2. Nakalagay doon, naka-upload, Unga Part 2 dash Salbakuta, tapos naka-open and close parenthesis, consentidor. Nung pinlay ko, ang laman, eh, yung kanta ni Wang Bu na this, huwag sana ganun kapatid, huwag ganun kaulo, kasi mapapahiya ka sa mga viewers mo yan. Yung trust nila mawawala. Nakakahiya rin sa Salbakuta na nag-aantay ng mga viewers, ipiplay pa lang, tapos nauna ka pang mag-upload. Pampepeki po yan or clickbait po yan, hindi po yan maganda. Pwede po tayong mapahamak dyan, okay? Pwedeng malaman ng Salbakuta yan, then inunahan mo pa sila para lang makarami ka ng views, pero peki yung laman. Huwag ganon, chong, hindi maganda yan, okay? So yun po mga kaulo, yun po yung song review natin and yun po yung mga na-share ko sa inyo. Maraming salamat po. So shoutout po yung mga pangalan nyo. Shoutout kay Rap Genius. Maraming salamat sa comment mong maganda, okay? And sa tunay na suporta. Kay Julius Makaraeg ng Jayco Donuts, SMBA Paranaque, kay Boss Dion, kay Naro Island TV, Maharot nga kasi, Jomar Castro, Kurt Sebastian, Daniel Donggel, Underculture 999, kay Brian O'Neill, kay Hungry Iloco, kay Resty De La Cruz, Cosa Santos, James Angeles, John Ray Solit, Oscar Cordero, Robert Ibasco, Ralph Simon Laca, Macho Espino, Ken Tags, Lutong Pogi, kay Bernard Estrada, Philip Olivia ng Masbate City, what's up sa inyong lahat dyan ng mga taga Masbate, ingat po kayo dyan. Kay JR Joaquin, kay Robby Kim, Jeston Galima, Mr. Yosu, Bato si Nawamura, kay Renz Ganaban, Romualdo Garces, at kay Dexter Kaagusan. Maraming salamat sa suporta nyo mga kaulo. Yeah! Palaki ng palaki yung channel natin, parami ng parami yung tiwala. And maraming salamat po sa comment ninyo palagi na magaganda. Yung mga basher po natin at yung mga nagko-comment ng hindi maganda, welcome lang po natin sila. And marami po dyan mga nag-comment ng negative before, pero pinaliwanagan lang natin ngayon po. Subscriber na po sila ng Elmo Calvo TV. Yeah! Yan po yung katotohanan, okay? Patas lang tayo lagi rito. Balanse, wala tayong kinikilingan. Patas na reaction para sa lahat ng kampo, okay? So maraming salamat po.
So ingat po kayo kung nasan man po kayo. Magkita-kita tayo ulit. Suportahan lang po natin lahat ng video reactionist and maging totoo lang po tayo palagi. Alright? Maraming maraming salamat po. Stay home, stay safe mga kapatid. It's your boy Elmo. Walang buhok, pero merong laman. Yeah, peace, I'm out. Sorry, it's DJ.